Si San Juan Bautista, martir na dakila sa pagkatipinahayag niya mabuting balita. Magsisi Israel ang salay itakwil. Si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Pari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Tong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagpaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos sama, amen. Ng Diyos sama, amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin nawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo munang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka. Humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pagkat kung naroon ka na sa hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko
at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inalagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako. Sa iyo'y may tiwala na. Sa simula't at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman, ikaw, Poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inusik sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ay nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labi siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang aniyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing pamayanan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina.
dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni San Juan Bautista o ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang ating patron ng simbahan o ang pangalan ng ating simbahan ay St. John the Baptist Parish. At ngayon, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagiging martir ni Juan Bautista. Sa ating mga pagbasa, ang daming maling nangyari. O sa ating ebanghelyo, ang daming maling nangyari. Unang-una, mali na pinakikisamahan ni Herodes yung asawa ng kanyang kapatid na si Herodias. Pangalawa, mali na sinunod ng anak niya, mali na sinunod ng anak yung sinabi ng nanay na dalihin yung ulo ni Juan Bautista. Pero mali din naman na ipinag-utos ni Herodes na papugutan si Juan. Ang tanging tamang nangyari dito ay yung nanindigan si Juan Bautista sa mga sinasabi niyang katotohanan. Mga kapatid, si Juan Bautista, mula sa kanyang pagkabuhay o pagkapanganak hanggang sa kanyang pagkamatay, ay naging larawan ng pagpapauna o paghahanda para sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pagkabuhay o pagkapanganak at pagkamatay ni Juan at ni Jesus, meron laging pagkakapareho. Merong mga pagkakapareho. Pareho na hindi ordinaryo yung pagkapanganak kay Juan at kay Jesus. Pinanganak si Jesus dahil sa Espiritu Santo. Ipinanganak naman si Juan Bautista sa kabila ng pagiging baog ng kanyang ina at pagiging matanda ng kanyang tatay at nanay. Ang pagkamatay naman ni Jesus ay siya ay pinako sa krus, ibinigay sa mga Hudyo. Ang pagkamatay naman ngayon ni Juan Bautista ay dahil sa pinugutan siya ng ulo at ang kanyang ulo ay ibinigay doon sa dalaga na ibinigay naman sa kanyang ina. Sa English, ang sinasabi dito ay handing over, to hand over. At yung to hand over ay nagmula sa Latin word o kung itatranslate natin sa Latin word, ito ay tradere, na pinanggalingan ng salitang tradition, na pinanggalingan din ng salitang traitor. Ibig sabihin, pagbinigay, pwedeng tradisyon, pwedeng pagtatraidor. At ito na yung nangyari, yung pagbibigay na ito ay yung pagtatraidor sa katotohanan na pinakita ni Juan Bautista. Mga kapatid, sa kabila ng maraming pagkakamali na nangyari sa ating ebanghelyo, maaari tayong matuto sa kanilang pagkakamali. Hindi lang naman tayo matututo sa sarili nating pagkakamali, di ba? Pwedeng matuto tayo sa pagkakamali ng iba. At pag tayo nagkakamali, unang-una, matututuhan natin sa karanasan ni Herodias na kapag ka tayo nagkakamali, huwag na huwag tayong magtatanim ng sama ng loob. Pag alam natin na tayo ay mali,
Huwag na tayong magkaroon ng grudges. Huwag na tayong magkikimkim ng pagkakamali o magkikimkim ng galit. Sa ating ebanghelyo narinig natin kung paanong nagkikimkim ng galit si Herodias kay Juan. Pero alam niya na siya yung mali. Pero saan siya dinala nung pagkikimkim ng galit na iyon? Dinala siya nung kimkim ng galit na iyon sa pagpatay ng tao. Diba marami sa atin, alam na ngang mali sila, pero nagagalit pa pag tinatama. Diba parang yung mga nangungutang, pagka sinisingil, ikaw na nga may utang, ikaw pa galit. Pagka sinisingil pa lalo pang nagagalit, nagkakaroon ng sama ng loob. Mga kapatid, kapag tayo ang nagkakamali, minsan, kailangan nating magpakumbaba. Tayo na yung may pagkakamali, ibig sabihin, dapat tayo na yung maunang maghingi ng tawad. At mas lalong lalo, wag na wag tayong magkakaroon ng sama ng loob. Wag na wag tayong magtatanim ng sama ng loob. Lalo na kung tayo yung may pagkakamali. Mali na nga ang magkamali. Mali na nga ang magkasala. Mali na nga ang gumawa ng mali. Mas lalong dadagdag pa yung pagkakamali kung dadagdagan natin ito ng sama ng loob. Matuto tayo kay Herodias. Kung nagkamali, aminin. Kung nagkamali, humingi ng tawad. Huwag nang magkimkim ng galit. Pangalawa, matututuhan natin kay Herodes na kung tayo ay nagkakamali, huwag nang ma-pride. Isang tabi na ang pride. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na parang wala namang choice si Herodes. Bakit? Bakit wala siyang choice kundi sundin yung hinihingi ng dalaga? Kasi nandyan yung mga taong may pwesto. Nandyan yung mga prominent figures. At kung nandyan at nakapagbitaw siya ng salita, kailangan niyang tuparin iyon kahit pa at the expense ng buhay ng isang tao. Pero ang totoo niyan, maling-mali talaga yung nangyari. Mali siya na makiapid, pero mali din siya na ipapugot yung ulo ni San Juan Bautista. At mali din siya dahil ang pinairal niya ay ang kanyang pride, ang kanyang yabang. Kaya ang nangyari, yun, may napugutan ng ulo. At mga kapatid, pag tayo nagkakamali, ang unang-una nating dapat gawin ay ang magpakumbaba. Pag tayo nagkakamali sa ating kapwa, ang unang-una dapat nating gawin ay magpakababa ng loob. Diba, pag tayo nagkukumpisal, pag tayo nagkakasala sa Diyos at nagkukumpisal, ano yung unang-unang kailangan? Kailangan ng kababaang loob para aminin ang kasalanan, para mapatawad. In the same way, pag tayo nagkakamali sa kapwa natin, huwag na tayo magkaroon ng pride. Huwag nang pataasin ang ego. Dahil mali ka na nga, magmamalaki ka pa. Huwag namang ganun. Pag tayo nagkakamali, kailangan ibaba ang ating pride. Kailangan ibaba ang ego para maitama ang lahat. Dahil yung isang pagkakamali ay hinding-hindi maitatama ng isa pang pagkakamali. Mali na nakiapid si Herodes, pero lalong mali na pinahuli niya si San Juan Bautista. Pero mali din na ibinigay niya o pinapugot niya ang ulo ni San Juan Bautista para ibigay sa dalaga. Hindi naputol yung pagkakamali dahil hindi siya nagpakababang loob. At isa pang bagay, pag tayo nagkakamali, huwag na tayong magdesisyon base sa desisyon ng iba na mali din. Yun yung nangyari sa dalaga. So imagine, ino-offer na nung hari kahit kalahati nung kanyang kaharian. Pero ano yung pinili niya pa rin? Pinili niya pa rin yung udyok nung nanay niya na mali. Diba, kung ikaw ba papipiliin,
ulo ng isang tao o kalahati ng kaharian? Aba, kung ako, kalahati talaga ng kaharian. Pero ano yung pinili ng dalaga? Dala ba ito ng kanyang pagkamasunurin sa kanyang nanay? Pwede. Dala ba ito ng kanyang pagmamahal sa kanyang nanay? Hindi natin alam. Pero ang alam natin, mali din na sinunod niya yung kanyang nanay. Dahil ang nangyari, yun, may napugutan ng ulo, may namartir, merong namatay dahil sa kanyang ginawa. Kaya mga kapatid, pag tayo nagkakamali, pag tayo nasa pagkakamali, huwag na nating pakinggan yung opinyon ng iba na mali din. Dahil pagka ganun, lahat tayo magkakamali na. Hindi lang ikaw yung magkakamali, may madadamay pa. Kaya ang kailangan gawin pag tayo nagkakamali, dapat nating tularan si Juan Bautista. When in fact, si Juan Bautista wala namang pagkakamali na ginawa. Ang ginawa niya lang lahat ay tama. Pero sa kanyang pagiging tapat sa katotohanan, sa kanyang paninindigan sa tama at katotohanan, siya ay naging martir. Siya ay napugutan ng ulo. Kaya nga ang mensahe din sa atin ng ating ebanghelyo ngayong pinagdiriwang natin ang pagbibigay ng buhay ni San Juan Bautista, maging handa tayo. Maging handa tayo sa pagtulad kay Juan Bautista. Nang ginawa niya, kahit mahirap, kahit katapat pa ang buhay niya, kahit maraming umuusig sa kanya, pinanindigan niya kung ano ang totoo. Pinanindigan niya kung ano ang tama. At marami sa atin, ito yung kahinaan. Marami sa atin, ito yung weakness. Na hindi tayo makatayo o hindi natin mapanindigan yung katotohanan, yung tama, kapag ka tayo nasasagasaan na. Kapag ka meron ng nagagalit sa atin. Kapag ka nagiging delikado na yung buhay natin, o di kaya yung trabaho natin, o di kaya yung reputasyon natin. Pero pinapakitaan tayo ng halimbawa ni Juan Bautista, na sa gitna ng pagkakamali, sa gitna ng kasalanan, sa gitna ng pagsisinungaling, sana tayo din ay biyayaan ng Diyos ng grasya, ng lakas ng loob at tapang na panindigan ang katotohanan, kahit mahirap, and even to the point na magiging delikado yung buhay natin. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, nawa matuto tayo sa pagkakamali ng mga karakter sa ating ebanghelyo. Nawa matuto tayo sa pagkakamali ni Herodias, na wag nang napag tayo ay nasa pagkakamali, huwag nang magkaroon ng pagkikimkim ng sama ng loob. Ganon din naman, sana matuto tayo sa pagkakamali ni Herodes na kapag tayo ay mali, huwag nang itaas ang pride, magpakababa. Ganon din naman, sana matuto tayo sa pagkakamali ng anak ni Herodias na pagka merong mali, huwag susundin. Huwag hayaang magdesisyon ng iba na mali para sa'yo. Bagkos, nawa matuto tayo sa buhay at kamatayan ni Juan Bautista na kahit sa gitna ng pagkakamali, kasalanan, kasinungalingan, magawa natin, matanggap natin yung grasya ng Diyos na panindigan kung ano ang totoo at kung ano ang tama. Amen. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa pagkabatid natin na ang ating misyon sa mundo ay maging mga propeta, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama na gawin tayong tapat sa ating bokasyon. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas,
Panginoon. Ang simbahan naway may tapang na tuparin ang kanyang protektong misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang takot o kompromiso. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang ating pamayanan naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Tayo naway hindi panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, bagkos higit sa maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga nasa bingit ng kamatayan naway pukawin ng sigla ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Maialay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo. Sa pamamagitan ng aming pangaral at buhay, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na ikaw o sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinangi.
at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta siya lang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag. Natapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, bilang pala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig, bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan, ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinamahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binigyan ka ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinamahal panahamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ngayon natin panahamin.